pamilyang babae naman, ang binigyan po namin ng chance na magtanong sa bawat isa sa ating mga panauhin. Panoorin po natin ito. Bakit ba ang mga lalaki ayaw umamin kahit huling-huli na at booking na booking na? Hindi ko naman tinatanong ko to dahil meron na ako na huli or na booking ha. Gusto ko lang malaman. Bakit nga niyang ayaw umamin? Bingloy Zaga, oh. Kuya, gusto mo bang mauna dyan? Ayaw umamin kahit na booking. Sino ba pinag-uusapan? Si Chano? Sino ba pinag-uusapan? In general, majority. Hindi, totoo naman yan. Dahil pag hindi ka naman nahuli, bakit mo aaminin? Eh kung nahuli ka na nga, hindi ka pa umaamin. Ang lalaki kasi hanggat... Deny and deny. As much as possible, siguro. Dahil hanggat... Tuloy lang ang panlilinlang, ganun. Hindi naman. Hindi kasi lalaki, kahit minsan lang nagkakamali, after that naman, hindi na uulitin. Kuya, tatama ang kanyang kidlat. Galit si Lord. Oo, totoo yun. At sisisi rin kahit pa paano. Liars go to hell. Kahit okay. I-pray kita, di ko kaya. Derek, you. Siguro dahil natatakot kami sa outcome kung umamin. Kahit na nahuli na, siyempre matatakot din kami, baka iwanan kami o kung ano pang you do it para nandiyan pa rin siya at one of the many or para, kasi ito yung mahal nyo. Na pag, pag mahal nyo, ba't ginagawa nyo pa? Siguro dahil sa pride din ng lalaki, dahil kahit pa paano, siguro gusto niyang isave. Dahil kapag umamin, ano na yan, white flag na yan eh. Loss at talo ka na. Patay ka pero na. Kapag hindi ka umamin, at least there's a small possibility na masisave mo pa rin. Yung why girlfriend, girlfriend, kasi yung hulihang girlfriend, girlfriend, okay lang, madaling palusutin yun eh. Mahirap yung mahuli. Yung, hindi, mahirap yung mahuli ka ng asawa mo. Next. Wala pang asawa, ipwera muna. Ito naman, another question from another kapamilya. Bakit ang mga lalaki ay playing safe palagi? Yan, sister ni Ara, si Christine. Bakit playing safe palagi? Baka it's for ano, checking out if you have better options. Well, that's human, I think. Yeah. Kahit naman babae, ganun din. Ikaw, okay, Derek. Okay, di ba? Kasi gusto ko sigurado ako eh. ayokong tumalon into a serious relationship kung hindi pa ako ready. Mm-hmm. Kung feeling ko na yung partner ko at ako hindi pa ready. Mm-hmm. Ikaw naman, father. Gusto niyo talaga akong tanungin, ha? Playing safe. Mother. Bakit gusto namin maging safe? Playing safe. Sila na lang ulit tanungin mo. Alam mo naman, ang kalalakihan, pag safe kayo, mas maganda mag-play. Kasi hindi mabubuko. As much as possible, if you play safe. Safe play. Safe na safe. Okay, eto naman ang pangatlong tanong. Lalaki, ang hilig niyo makipag-flirt sa ibang babae kahit nandun kami. Hindi ko pa naman naranasan na sa harap ko nag-flirt. Baka naman love nila ako. Ikaw naman ako. Mahirap sagutin yun, ano, yung tanong eh. Dahil, what to you is flirting? Para sa akin, ano, kinikiliti ko si Derek ngayon. Ayan, flirting na. Ang sagwa, wag naman. No, but how would you as a guy flirt? Kunyari na club? Yan, probably dance with a girl or exchanging numbers, talking, tapos alam naman ng guy pag nilalandi na ng girl siya eh. Hindi, sinasabi niya, girl. Ang question kasi, ang question ayan, nila flirting. Kasi. That's flirting, ayan. Sorry. Hindi kasi, hindi, ang question ni Val, kung kasama raw siya pagkatapos nag-flirt ka pa raw sa iba. Oh, kunyari kasama mo, girlfriend mo, how would you flirt with other women na feeling nyo hindi kayo nahalata ng girlfriend mo? Eh, may way ba? Huh? May way ba? Ano bang... Bakit ako Derek, ikaw. Hindi. Para po malinaw. I think normal kasi naman... Normal kasi naman ang sa tao mag-flirt eh. Normal lang? Kahit na you're not attracted to the person. I think it's normal for two people to flirt around. Kung kahit na magbibiro-biroan lang. Ako wala akong problema kung may mga lalaki na mag-flirt kay Angel. Napaproud ka? Kasi feeling ko... Attractive yung girlfriend mo. Yeah, attractive. Pero maganda talaga yung...
pag yung girl naman nag-respond. Yun ang iba. Eh, hindi naman ganun si Angel. Mm-mm. Ikaw, Rafael. Hindi naman. Hinuhuli ko yung walang kwentang tanungin. There's a fine line din eh, dahil if the girl's flirting with you and you're not flirting back, wala ka namang kasalanan dun eh. Oh, that's not, so dapat magalit yung girlfriend sa girl. Tita Shawi, may mga mukhang flirt lang talaga. Pag nakita mo to sa mga bar, talagang lalapitan mo. Ako ba lalapitan mo sa bar? Uy, nagpapanghel para hindi masabunutan. Pero bilib ako sa'yo, nagayuma mo si Marilu, ah. Masarap na may iniuwian. Baka mapalayas na naman ako. Okay, papalik po namin. Aalamin ko na po talaga. Tatry natin our best na intindihin po kung paano ba mag-isip ang mga lalaki. Huwag po kayo maalam. Hey, kasama. Base po sa experience nyo, gano'ng katagal ba? Tuloy na tayo agad. Bago kayo, tinatawag na magsawa. Okay, kay Rafael muna tayo para may sense. Para sa akin, siguro after 3 months of puro away lang. Ayaw na yun. Ayaw ko na yun. LQ ng LQ. When it's na-destructive na para sa sarili ko at sa iba. Tsaka kung yung away hindi nagmumula sa'yo. Opo. Pag lagi akong inaaway, yan, mabilis magsawa. Pero baka naman may reason siya, hindi. Wala naman. Wala. Pag medyo accused ng accused, nagnang na, yun, hindi pag maganda. Ina-accused ka, tapos wala ka naman talagang ginagawa, tapos ilang beses mo na prenove na wala kang ginagawa. Yun ang... Pero kung nababastos ka dapat lang, ikaw. Kapag wala na yung trust, praning ka na na may ginagawa siya, lagi siyang praning na may ginagawa ka. Tama, kasi next to trust, mawawala na yung respeto. Matagal na wala yung love siguro, no? Or magsistate. Father. Anong comment? Ayos na yun. Tama, tama. Ayos na yun. Ayos na yun. Hindi nga, kuya. Oh. O ikaw, gano'ng katagal bago mo nakilala si Malu? Oh. Gano'ng katagal bago ka magsawa? Nagsawa. Sa isang babae. O oh, ito, hindi na naman kayo maniniwala. Never ako nagsawa. So, kaya sinabay-sabay niya. Ha? Galing. Totoo yun, ha? hindi ko naman pinagsabay-sabay. Nagkataon lang. Eh, mga ganon. Eh, syempre, kailangan. Para kang kotse, kailangan lagi may spare tire. Pero, in fairness, malaki na rin ang pinagbago ko. Eh, syempre, 33 na rin ako. Ano ako, 12? Anyway, ito, kung may ex-girlfriend kayo, tapos may girlfriend kayo ngayon, yung ex niya gustong bumalik sa inyo. Eh, depende na. Kung mahal mo pa o hindi na. Wala na, nag-break. Kaya nga ex eh, dahil dati na yun. Sure? Kasi, papa, wala ka pa siguro nakaka-break na patay ka pa. Ikaw? Sakto. Sakto. Kaya break na kayo eh. Kaya wala na. Para magkapatid kayo o mag-best friends. Ano? Tama lang yan. Huwag niyong paparkadahin to. Masisira ang values niyo. Totoo yun. Nasira values ni Mama Shilling sa'yo. Masakit. Namumutibok. Yung mga ganun. Ito mo, si Marilu, para lang matanggal yung attention niya sa akin, alam mo naman kung anong ginagawa, di ba? Yung aso. Nag-aalaga ng mga aso. Hindi, totoo. Kanina tinanong ko, asan si Marilu ko? Nag-aalaga ng mga aso. Anong ginagawa sa aso? Kinikutuha. Okay. Paano naman kung may boyfriend ang isang babaeng pinagpapantasyahan nyo? At ang kilos naman parang type din kayo. Huwag ka muna ang kikibo, kuya. Rafael. Ay, para sa akin, lumaki po kasi ako sa Norway at napansin ko rin sa mga barkada ko dito na halimbawa may babaeng dumaan at tumingin kami at may nagsabi na, ay, may boyfriend na yan. Mm. Sa Norway, yung mga barkada ko usually parang, ah, okay, give up na. Ah. Pero dito, napansin ko sa mga barkada ko na okay lang yan, wala naman asawa yan eh. Ikaw nga, ikaw, barkada mo, pinag-uusapan mo, ikaw. Hindi ako ganun. Hindi ka ganun. Pag ano, pag alam ko may boyfriend na, taken na siya, wala. Pero eh, kung type mo talaga, tapos nalaman mo nakipag-break na sa boyfriend, pwede. Pwede, okay. Pero dapat hindi ko kabarkada yung boyfriend niya. Tsaka, wala kang girlfriend. Ayun, ayun, dapat wala kang girlfriend. Okay, Derek, ikaw. Big no-no sa akin yan. Kung taken na siya, no.